ng ating context sa hapon ito. Kaya kung ang ating text ay masusumpungan po sa aklat ni Lucas, kabanatang 14 mula sa mga talatang 1-6. At ganit po ang sinasabi. Ang aking Bible ay King James Version. Sabi po, sa wikang banyaga. Banyaga ba? At nangyari sa pagpasok niya sa bahay ng sa isa sa mga pinuno ng mga Pariseo ng isang Sabat upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. At narito sa kanyang harapan ay may isang lalaking namamaga. At pagsagot ni Jesus ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Pariseo na sinasabi, matuwid baga na hindi na magpagaling sa Sabat? Katagpuan, sila'y di nagsili at sila'y tinanggan at siya'y tinanggan niya at siya'y pinagaling at siya'y pinayakon. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo ang kung meron ang isang asno o isang bakong lalaki ay nahulog sa hukay at pagdakay hindi kukunin kahit araw ng Sabat? At di na muling nagsagot sila sa kanya sa mga bagay na ito. Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito. Salamat sa iyong mga salita. Ito, Diyos, sa iyong mga salita. Ang iyong mga salita ay katotohanan. Ang salita mo ay karapatan namin magtunan, Panginoon. Nagilapang namin ang magtunan. Tulong namin ang mga Espiritu ay magpamuhay namin at makita sa amin, O Diyos, kung paano ang mga lahat sa amin. Sanahan po kami po, Panginoon, nabang pagiging pagkatuloy, pagkahan na iyong salita. We ask your Holy Spirit, Panginoon, kasi pagkatuloy, Musa, minister sa bawat sa amin. Okay, ikaw lang ang maitas ng mga sa amin kalagitnaan ng Espiritu Divino. Salamat, Panginoon, at mga talagin sa Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayo. Dahil po ng ating Panginoon sa Kristo sa ating scripture reading, sa sinagoga. Kaya natin ngayon ay pangasama tayo ng dito. O siya po ay ginahanap ng kanyang magulang. Pagkat nung sila ay pauwi, ay hindi nila napansin na naiwan po pala. At sino po ba sa atin ang nandito ngayon na ang pinaghahanap? Kamaya-maya. May tatawag sa cellphone na bumalik ka para may gagawin. Hindi na lang kinasilent yung may bayan din tawag ng mga so purihin ng Panginoon at muli sama-sama tayo sa pagpapatuloy namin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Noong pong nakaraan ay napag-aaralan po natin ng ating Panginoon sa Kristo sa kabila ng mga hadlang sa kanyang ministeryo ay siya ay nagpapatuloy na may pahayag ang ebanghelyo. Hindi siya natakot kahit sa pinto sa ating pasahe ay may nagtatangka sa kanyang buhay. At ngayon sa ating pasahe ay gayon din. Hindi po niya kinatanggihan yung mga paanyaya even ng mga oposisyon, ng mga hindi niya kapanali. Alam po natin itong mga Pariseo mula ng ministeryo ng ating Panginoon sa Kristo ay lagi siyang binabantayan. Lagi siyang minamatsagan. At hinihintay yung makagawa siya ng mga bagay na magiging dahilan kung siya ay ako sa iyo. At muli ito
ay hindi po una na siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Sa araw ng pamamahinga. So, yung tawag natin Lord's Day. At ito pong pasahe na ito ay panglima. Dito lang sa aklat ni Luke. No, panglimang scenario o pagkakataon na siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat. At sinamahan pa ng isang Luke ni John. No? Siya din po ay nagpagaling ng sakit sa araw ng Sabat. At dahil din meron din isang nakatala doon sa aklat ni Mark. So sa Luke 4 verse 31-37, ang ating points of Kristo ay pinalayas niya po yung demonyo dun sa isang sinarihan ng demonyo. At sa verse 38-39 ng Luke din po, ay pinagaling niya po yung mother-in-law ni Peter. At kaya din, doon sa napakaraang pag-aaral natin, sa Luke 6:11, ay pinagaling niya rin yung tao na may withered hand. And meron pa pong isa noong hindi pa nakakaraan mga ilang linggo, no? Yung babae man na bertot. No? Yung crippled woman sa 13 ng Luke, chapter 13:10-17. At ngayon, ito pong binamaga na tao, may sakit siyang edema dito sa ating pasahe. Yung usap dyan, pinagaling po niya yung isang mamang born blind. At meron pong isa pa na pinagaling ang ating Panginoon sa Kristo yung dun sa Port of Bethsaida. So, itong pangyayari na po, ang titulo po ito sa mga pangyayari na ang ating Panginoon sa Kristo ay nagpagaling ng mga may sakit sa araw ng Sabat. Ito ba yung araw ng Sabat? Balikan po natin yung Ten Commandments doon sa Exodus. Ito po yung pang-apat na utos. Exodus chapter 28-10. Sinasabi po lang, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. Ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon ng Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong mga anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, niyang yung baka, niyang iyong tagal, ni ang iyong talibang bayang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuan na. At ngunit po ito doon sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy chapter 5, 12-14. Yung ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangiling gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Anim na araw ay gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon, na iyan, ay huwag kang gagawa ng anumang gagawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong
baka niyang iyong asno. Ni ano bang sa inyong hayop ni ang iyong taga-itang lupa na nasa loob ng iyong mga tuwanggaan upang ang iyong aliping lalapit lugar ay makapagpahinga gaya wag daw po yung minuulit yung mga pataga o mga mensahe o kasabi ay mahalaga. Sabi ng mga nakaraang preaching po na ay daw po ay ni ligha o isinilang na makapalimutin. Kaya't inulit sa Deuteronomy yung sinabi ng Panginoon doon sa Exodus. At dito nga ay nangyari yung pagpapagali ng ating Panginoon Jesus Cristo. At maraming bagay po yung ating matutunan dito sa ating pag-aaral na kapag hiningan natin kung paano ang ating Panginoon Kristo ay nandoon sa bahay ng mga Pariseo. At isipin natin bakit siya nandoon sa bahay ng mga Pariseo. Sabi ko kanina, hindi niya tinatanggihan yung mga paanyaya, even yung mga posisyon sa kanya. Even yung kanyang mga kaaway ay hindi niya tinatanggihan ang kanilang mga paanyaya. Tayo po ba ay naimbitahan tayo ng ating mga enemy? Maraya na hindi tayo pupunta. No? Bakit? Kasi ito yung iniisip natin. Ligas po sa atin ang mag-isip ng hindi maganda. Kapag tayo ay naimbitahan ng kaaway o patunggali, no? Baka sabihin natin na may isang plot na hindi maganda. But dito, sa ating pag-aaral, ang ating Panginoong Kristo, no, ay lahat ng mga panahon, lahat ng mga oras, lahat ng mga bagay, ay kinagrab niya yung opportunity para mabahaginan yung ng kanyang mga salda, yung kanyang mga kahagilo o makakasama, even yung kanyang mga kaaway. At dito po sa ating pasay, no, kung magmamasdan po natin, no, sa unang verse pa lang, ang sabi po ron, at nangyari. And it came to pass. Hindi po aksidente, hindi nagkataon lang ng ating Panginoong Kristo ay nandun sa tahanan ng mga Pariseo. So chapter 9 po makikita natin ang ating Panginoong Kristo ay nakatanaw sa Jerusalem. At siya ito tumuron upang ganapin niya yung tinakda ng Diyos Ama para sa kanya. At ito po ay mga kasama doon sa mga tinakda ng Diyos sa ating Panginoong Kristo bago siya may palugay doon sa cross ng Kalbaryo. So, wala pong aksidente, wala pong nagkataon lang doon sa mga naganap sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Itin po sa ating mga buhay. Wala mong nagkataon lang. Ang lahat ay may purpose ng ating Panginoon. Ano man yung ating mga kalalagayan ngayon ay tinakda ito ng Panginoon dahil lalo siyang kain plan para sa atin. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay na naman ang pagdaan ng Panginoon. Alahala natin sa kanya. Remember kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin ng mga parang even sa ating mga so our God, our sovereign God is in control. Hindi lamang doon sa buhay ng ating Panginoon Kristo na siya nagkataong tao magkos
sa buhay ng bawat sa akin. Sabi niya, at nangyari, and it shall come pass. Hanap ang itinakda ng Panginoon sa buhay ng ating pagkatapos, kita po natin dito na pagpasok niya sa bahay ng mga pinuno ng mga pariseo ng isang sabat upang kumain ng tinapay, ay inaabangan nila siya. They were watching him carefully. Hindi po yung nakita natin dito na merong isang taong may sakit. But sino yung kanilang tinitingnan? Sino yung kanilang inaabangan? Sino yung kanilang pinagmamata? Sabi sa aking pasahe, inaabangan nila, pinagmamata nila. We are watching carefully yung ating Panginoon sa Kristo. Bakit po kaya? Ito ba ay kagaya ni Maria? Nung ang ating Panginoon ay bumisita sa kanyang tahanan, si Martha ay busy doon sa kusina, at si Maria ay nakaupo doon sa paanan ng ating Panginoon at inaabangan yung mga kananalita, yung mga insight ng ating Panginoon. Yun ba ang ginagawa ng mga Pariseo? Yun ba ang kanilang inaabangan sa ating Panginoon sa Kristo? Tayo ba? Nandirita na yun. Ano ba yung inaabangan natin? Sa mga oras, hindi mo nawas dyan. Habang wala pa yung oras na inaabangan natin yung time na may inibit ako doon sa lugar na ito. Pagbisan tayo ay mga gaya ng mga Pariseo. Wala pa naman yung time. So, punta muna tayo sa church. No? Nandito ba tayo upang abangan yung mensahe ng Panginoon para sa atin? Nandito ba tayo upang namnamin yung mga salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakasan sa panahon na tayo ay mahina, pag-asa sa panahon na tayo ay walang pag-asa. Gaya ba tayo Maria o gaya tayo itong mga Pariseo? They were watching carefully, no? Not the man who did yung kung kagalingan, but binamastan nila yung ating Panginoon sa Kristo. They were watching Jesus not out of reverence or respect. They were watching Jesus because they were hanging on every word and they were ready to do His bidding and every wish as He commanded. Yung ba yung inaabangan nila? But hindi po yun ang inaabangan dito mga Pariseo. Inaabangan nila na magkamali yung ating Panginoon upang siya ay kanilang mausahan. But ang ating Panginoon sa Kristo ay alam niya yung mga nasa isipan ng mga taong ito. At sa mga bawat pagpapagaling niya ng araw ng Sabat, sa halip na sila ay matuwa, ay laging nagiging konflikto sa pagitan ng ating Panginoon sa Kristo at ng mga Pariseo. At ito pong mga tradition na ginawa nitong mga Pariseo na ibinagdag doon sa utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises ay mga tradition ng tao na kanilang in-enforce sa mga tao. Kung mapapansin natin, yung araw ng Sabat is for the benefit po ng mga tao, hindi yung pabigat. Sabbath day is the day to honor the Lord. Sabbath day is a rest day po ng mga tao.
kung maalala ninyo. Ito ang mga Israelita nung sila ay nasa Egypto. Sila po ay mga slave. At yung kanilang oras ay hindi nila hawak. Wala po silang day off, nagaya natin. Salamat tayo at yung may day off. At kakapagsama-sama tayo na mag-alakasan. So ito po ay binigay doon sa mga rindig people ng ating Panginoon. Matagal ang panahon, 430 years na doon sila sa Egypto. Sila ay slave. Yung oras nila ay hindi nila hawak. Continuous yung trabaho. Kailangan overtime, overnight pa. So, pagdating ng Mount Sinai, ay binigay sa kanila ng Panginoon ang kautusan. At isa sa mga binigay nito ay yung ikumili ang araw ng Sabat. Ano kaya ang mapapanahag natin dun sa mga mukha ng mga Israelita kung sila ay magkaroon ng off day, day off. Sa atin din naman, di ba? Magbalang day off. Biyernes Santo. Di ba picture yung Biyernes Santo mo? Biyernes Santo. Di ba rin daw may Biyernes Santo? Pero namang Sunday. Yeah. Sunday. Biyernes Santo ay napalitan ng Sunday. Kagalaan ng anak ng Kristo ay mabuhay na mabuhay. So yun po ay naging blessing. Pagpapala dito sa mga Israelita. Sabi doon, sa araw-anong araw sila ay magtatrabaho, but isang araw sila ay may day off. At hindi po nila inaaksaya, sinasayang ang isang araw na yun. So, ito ay, sabi sa salita ng Panginoon, they were honoring the Lord on that Sabbath. Inaalala nila yung ginawa ng Panginoon sa kanila. They are remembering the Lord. And how the Lord na ilabas sila sa Egypto at niredeem sila ng Panginoon. At ito ay naging pagpapala sa kanila. So, bless po tayo at tayo din naman ay may Sunday off. Hindi pa nga, may Saturday pa. Hindi, pass po namin ang kanilang Saturday. So, salamat sa Panginoon at hindi kinuha yung Sunday. Sabi na, okay na yung Sabado. So, pray po ang Panginoon at pag ganitong araw ay nandirito tayo, inaalala natin yung ginawa ng Panginoon. Yung kabutihan ng Panginoon. Inaalala natin yung ating Panginoon at in-honor natin siya sa araw ng ganito. Sama-sama tayong nagpupuri, nagpapasalamat, sinabi sa mga siya sa Espiritu at everything. Now, yung tradition of the elders ay hindi po natin makikita doon sa Old Testament. No? Hindi po natin makikita yon sa Torah, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. No? Hindi po natin yan makikita yung mga tradition of man doon sa five books of the Old Testament, yung Torah. At ito po ay mga interpretation, celebration, application, and expression on the Old Testament ethical and ceremonial obedience na dinagdag po nito mga Pariseo abis na maibsan. Mga Pariseo ay mga Israelita ay naging burden pa sa kanila yung araw ng Sabat. Walang gagawa at yung tatrabaho at may mga dinagdag po sila. Kaya na minsan na nagagawa po sa inyo no? Na kapag araw ng Sabat at ikaw ay Budyo, sasakay ka ng elevator, dapat meron kang kasama. Kasi pag pinindot mo yung button ng elevator, then gumawa ka at dinabag mo
ang araw ng Sabat. Lahat si ating Panginoong Kristo, siya ay nagpagaling noong araw ng Sabat. Tinitingnan po ng mga Pariseo na siya ay gumawa. Siya ay nag-work, kaya nabagdaw yun doon sa araw ng Sabat. But hindi po yun yung nakasulat sa Ebanghelyo. Ito po ay mga tradisyon na inilanggan lamang ng mga Pariseo. At kung ating pag-aaralan sila, sila ay mag-impose at sila ang hindi sumusunod tumutupad dun sa kanilang mga tradisyon. So ikaw daw po mga Pariseo, they are making a big issues how much they care about their religious observance, but they don't care about the human being made in the image of God. Sabi po dun sa ating pasahe, mayroong isang may sakit doon sa harapan ng ating Panginoong sa Kristo. Paano siya ating doon? Itong mga Pariseo ay hindi daw nakikihalipiro doon sa mga outcast ng lipunan. So daw ay nakikihalipiro lamang doon sa mga hangat sa lipunan. But hindi na natin nandoon yung namamaga sa harapan ng ating Panginoong Kristo. So, ang ating Panginoong Kristo ay alam niya yung mga iniisip, yung nasa isipan nitong mga Pariseo. Kaya bago pa nila magawa yung kanilang nais, ay nagtanong yung ating Panginoong Kristo sa kanila. Ang sabi niya, matuwid ba o hindi ang magpagaling ng sala? So, kikita po natin yung senaryo dito na nasa gitna yung ating mga Kristo sa maraming katipon doon at yung mga Pariseo, at sa gitna nila ay may isang na may sakit na edema o dropsy na mamaga. At ito po ay sakit ng failure of the heart, failure of kidney. Ano po yung failure sa internal organs po niya? At ito po yung naging sakit ng pag-umaga niya. So ito ang mga Pariseo ay nakatitala. At itong setting na to ay parang trap sa ating Panginoong Kristo. Set up, kumbaga. No? Invite na yung ating Panginoong Kristo sapagkat alam nila na even araw ng Sabat ay nagpapagaling yung ating Panginoong Kristo. Then, naglagay sila doon ng pahin. At upang makita nila na kapag siya ay nagpagaling ng araw ng Sabat, ay makakusahan siya. Yun ang kanilang inaabangan, hindi yung mga pananalita ng ating Panginoong Kristo. Subalit yung daw pong defense ng ating Panginoong Kristo ay naging offense po sa kanila. Matumig baga na magpagaling sa araw ng Sabat. At sila ay hindi daw nakahinig, hindi nakapagsalita, hindi nagmarmor sa bawat isa. Nahimik sila. Sapagkat wala silang may turo, wala silang may quote sa salita ng Panginoon kung saan makikita yung pinagbabawal ang pagpapagaling sa araw ng sala. So, imbes na ang mabitag nila ang ating Panginoon sa Kristo, sila yung kasi nung tinanong ang ating Panginoong Kristo, wala silang ako, no? Sa even sa Torah o sa aklat ng
no Moises. No, bawal ang magpagali sa araw ng Sabat. Kung mapapansin natin doon sa ibang mga pag-aaral natin, lagi na halimbawa rito yung mga animals. Donkey, may ox, may ass. Yung nakaraan, tinatanggal nila ng tali, dahil nila gusto rin pakinuman. Dito naman, yahaw, pag nahulog sa hukay. No? Kinikir nila yung mga animal, at hindi nila kinikir yung human o yung tao na nilikha na kawangis ng Diyos. So sila ay nakamimig, no? Sila ay tanungin ng ating Panginoong Kristo. Pagkat wala silang may sagot, wala silang may quote sa aklat ni Moises na kinagbabawal ang pagpapagaling sa araw ng Sabat. At hindi lamang kulto, sabi ko nga isang pagkakataon na ito mga Pariseo ay question yung pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo sa araw ng Sabat. At hindi lang po ito yung una na ang ating Panginoong Kristo ay naimitahan ng mga Pariseo. Meron din po sa Luke 7:36, kung babasahin doon, "Now one of the Pharisees was requesting him to dine with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at the table." At meron din sa Luke 11:37, "Now when he had spoken, a Pharisee asked him to have lunch with him, and he went in and reclined at the table." At hindi lamang po siya dito pinagmamasdan. Meron din po sa Luke 6:7, "The scribe and the Pharisees were watching him closely to see if he healed on the Sabbath, so that they might find reason to accuse him." Luke 20:20, "So they watched him and sent spies who pretended to be righteous in order that they might catch him in some statement, so that they could deliver him to the rule and the authority of the government." So, pinagmamasdan po siya. No, tinitingnan ang kanyang mga alam, ang kanyang mga ginagawa. At babasahin po natin mula sa verse 1 hanggang verse 24, nakikita po natin kung ano yung naging conduct o attitude ng ating Panginoong Kristo sa gitna ng mga unconverted people. Kita po natin doon na yung kanyang mga pananalita ay puno ng full of grace at seasoned with salt yung kanyang mga pananalita. Kalmado lang po siya. At yan po ay maganda rin ang ating tularan bilang tayong mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Nasa gitna man tayo ng mga unconverted people, ay makita sa atin na tayo nga ay isang mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Alam ng ating Panginoong Kristo na maging kahit nasa gitna siya ng mga unconverted people kung sino siya at kung nasaan siya, tayo po kaya kapag tayo ay napabilang sa mga ganitong uri ng mga tao, kilala pa po natin yung ating mga sarili. Alam po ba natin kung nasaan tayo at paano ba yung ating attitude, yung ating mga ano, sa gitna ng mga ito. Sa halip na tayo ang makahawa sa kanila, tayo yung mahawa nila. Yung mga nakaraan ay nabanggit ko rin na yung isang anak ng hari na babae ay nagpaalam sa hari na atin po siya ng party. At pinayagan naman po siya ng hari. Subalit, pinagbilinan siya ng kanyang amang hari. Isa din sa kanyang anak.
payag ako na pumunta ka doon sa lugar na yun, doon sa party, but alalahanin mo kung sino ikaw. Alalahanin po natin kung sino tayo kapag tayo ay nasa gitna ng mga unconverted people. Gaya ng ating Panginoong Kristo. Even nasa gitna sila, siya ng mga unconverted people ay nandun pa rin yung hanglak, yung attitude ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang mga pananalita ay full of grace at seasoned in salt. Para tayo po kaya ano yung ating karakter o attitude kapag kasama natin yung mga unconverted. At sinabi po sa ating pasahe, inagmamasdan siya. Inagmamasdan. Tayo rin po ay pinagmamasdan ng mundong sanglibutan ito, ng mga tao na nakapaligid sa atin. Sabi nga, nung tayo ay naging Kristiyano, parang tao nakatapak sa numero. Nakatapak pa sa numero. Kasi pag hindi ang Kristiyano, kahit anong gawin mo, ay wala lang. Pero kapag naging Kristiyano, at makagawa ka ng isang mali, isang daang tama akong ginawa, ay natakpan nung isang mali na ginawa natin. Pinagmamasdan siya. Tayo rin ay pinagmamasdan ng mga tao na nakapaligid sa atin. Pinagmamasdan tayo ng sanglibutan ito. Kung paano tayo ipag-usap, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mamuhay bilang isang mga mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng isang commentator, sabi niya, kung sana siya ay namuhay ng tulad ng isang Kristiyano, ay naging Kristiyano siya na sana ako. At sabi ng isang nagsasabi, no? If you want me to believe to your Redeemer, you must look like the Redeemer. Kung kailangan kung nice mo na ating paniwalaan ang iyong tagapagligtas ay makita yun sa iyo na ikaw na ay niligtas. Tayo nga ay mga believer, tayo nga ay mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Kung nais natin yung ibang tao ay maakay natin na sa ating Panginoon ay mamuhay tayo na bilang isang mananampalataya, believer ng ating Panginoon sa Kristo. Pinagmamasdan ang ating Panginoon sa Kristo. Same thing sa atin bilang mananampalataya. Kung tayo ay kaisa ni Kristo, no, sabi niya, ay kaisa din tayo doon sa suffering na kanyang dinanas for his sake name. Tayo ba ay lumubuhay sa gitna ng mga converted people nito na bilang mga nanampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kapag minsan, no, may pupuno sa atin, kaya pala, Kristiyano ka pala, kaya ganyan kang magsalita. Ganyan kang kaalaman. Ganyan ka cool. Kahit na nagagalitan ka ng amo. Tawa pa rin. Cool ka pa rin. Kaya pala, Kristiyano ka pala. No? Kapaganda ang pakinggan, di po ba? Sa halip na, ay, Kristiyano ka pala, hindi halata. Magkakasama kayo sa combination. Tapos bigla na nalaman na Kristiyano ka, nagtaka ka. Kasi hindi yan natas. Kung daw tayo, sabi ng isang mamahayag, kung daw ang Kristiyano ay isusubo, yaharap sa korte,
sa dahilan siya ay isang Kristiyano, baka daw siya hindi masustesyahan dahil hindi ma-prove na siya ay isang Kristiyano. Ganun po ba tayo? Harata ba o hindi harata? Pinagmamas na tayo ang mga tao na kapaligid sa akin. Pinagmamas na tayo ng mundo. Ito, no? Kaya gayahin natin ang ating mga ano sa Kristo. No? Saan siya naroon ang mga tao, sino man ang kanyang makikambilo, he is the same. Siya ay siya pa rin. Kung ano yung kanyang pinapakita na wala sa mga kaligitnaan ng mga tao ay the same thing. No? At tayo, no? Na tetest daw natin yung mga ganitong bagay kapag tayo ay alone. Na nakakakita eh. Anong gawin ito? Di nakakakita mo na nakawala na muhay tayo na yung buhay na tayo ay redeemed ng Panginoon. Upang na-glorify natin yung ating Panginoon. Glorify niya sa ating mga glorify siya sa ating mga buhay, sa ating mga pananalita at gawa. We, like Jesus, are letters that others are watching. You see how we will live for. Kaya po na sinulat ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 3:2-3, Paul explained that we are letters from Jesus that our men read, and that the letters are not written in ink, but with the Holy Spirit, and not of on paper, but on our own heart. We are the only kind of Bible many will ever read. Tayo po yung pinabasa ng mga tao na nagmamasid sa amin. Isang araw ay inutusan ng teacher yung mga estudyante na dalhin yung kanilang mga Biblia. So, dumating po yung araw at napasipasukan yung mga estudyante. At meron napansin ng teacher ng isang bata na wala siyang dalang Biblia. At nilagitan ng teacher yung estudyante. Oh, sila lahat may dalang Biblia. Ba't ikaw ay wala? Ano po sinagot yung bata? Wala nila yung ganda. Busy po kasi yung nanay ko, maraming ginagawa. Yun lang po. Kasi yung nanay niya, yun yung kanyang Bible. Hindi niya madala dahil busy lang. Makikita pa kaya sa atin doon ang ating mga anak kung tayo niya. O ng mga taong nakapaligid sa atin. Hindi ko po siya madala, busy. No? Kasi yung Bible. No? So under the closest scrutiny by a clever man who sought opportunities to accuse Jesus, the Lord Jesus proved to be blameless. Doon sa Luke 6:7-14:1-20, Luke record 3 times when they saw what Jesus. See, Mark also tells us they watched him to see if he could heal the man with a withered hand on the Sabbath day. So the enemies of Jesus were watching closely. The eyes of his enemy were continually observing him. Our blessed Lord was ever holy, harmless, and defiled, separate from evil. He that desires to serve Christ must make up his mind to be watched. Tayo po ay pinagmamasdan din and observe no less than our master. Na huwag po natin kalimutan na ang mata ng mga tao na paligid sa atin ay sa atin nakatingin tayong mga
tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, lalo pa ng mga kaaway natin. Laging nakatanaw yan. Itingin kung ano ang mayakap nila sa atin. At kapag daw tayo ay nadulas no, sa ating mga pananalita at gawa, no, rest assured daw na hindi nila makakalimutan. Let us endeavor to live daily in the sight of a holy God. Let us exercise ourselves to have a conscience void of offense toward God and man, and to do nothing which can give occasion to the Lord's enemies to blaspheme. Posible po ba ito? Tayo ay maging kagaya ng ating Panginoon Kristo kapag tayo ay nasa gitna ng mga unconverted people. Ito po ay posible by the grace of God. Amen. Inamulatin si Hari, si Daniel. Yung mga haters of Daniel were obliged to confess, "We shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God." Wala po sila makita kay Daniel, maliban na lang yung sa kanyang ginagawa para sa Panginoon. The true test of our integrity comes when no one is watching us. But there is watching them. Hindi po yung kanta. At makikita po natin, no, gaya nung nakaraang pasay, ang ating Panginoon sa Kristo is always in His Father's business. Kung babasahin po natin yung scripture reading sa kanila, sa kanina, yung verse 49, bakit niyo ako pinaghahanap, nasabi po niya, "I'm on my Father's business." Pagayaw po ng ating Panginoon sa Kristo. Susumpungan po na ba na, pumbar tayo na ginaganap po natin yung pinagagawa ng Panginoon sa verse 2. Alam po tayo. Verse 2 ang tanong tayo. Ang nakaraan, introduction pa lang eh. Ayun, verse 1 pa lang pala yun. So meron daw po, in front of him was a man suffering from dropsy, no? So Pharisees were not even subtle in setting this trap, no? Unhealed man in front of the healer, no, on the Sabbath day, no. At nung tinanong sila ay hindi sila nakahimik dahil wala silang ma-quote na salita ng Panginoon, no, patungkol sa pagbabawal sa pagpapagaling sa araw ng Sabbath. At yung pong mga Pariseo na to ay pilit na inaabot ng ating Panginoon sa Kristo. Sarado po yung kanilang mga yung mata ng kanilang mga puso ay sarado. Sila ay blind, no, sa grasya ng Panginoon. At sila ay nakapagod sa pagsunod yung sa mga traditions na mga elders, no, na kanilang ini-impose dito sa mga tao. Yung pong mga Pariseo na ito, no, ay hindi nila makita na yung ginagawa ng ating Panginoon Kristo upang sila ay manumbalik sa Diyos at sila ay maging mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Bagkus sila ay
mula sa mga ginagawa ng ating Diyos at Espiritu, hindi nila ninanais na maunawaan na maintindihan yung mga pasahin ng ating Diyos at Espiritu. At sinasabi nila na kung ito, ang ating Panginoong Kristo ay Hudyo, dapat ay sinusunod niya itong kanilang mga regulation. Of course, hindi nila makita na siya ang Diyos na mula sa langit. At ang sinasabi nila na kung siya ay isang Hudyo, hindi niya lalabagin yung mga commands na ito na kanila lamang na itinagda. At sinasabi nila that Jesus was not from God. Their spirituality was so upside down that they reasoned that surely man from God would not break their Sabbath regulations. But God's law said nothing that prohibits healing a person on the Sabbath. At inangnan niya, pinagaling, at pinayahon yung may sakit. At nagpokus ulit siya dito sa mga Pariseo. Wala pong indication kung ano yung response itong pinagaling. Nilagay siya ron ng mga Pariseo. At ang dawas niya napagaling ay pinayahon ating Panginoong Kristo. At nagpokus ulit ang ating Panginoong Kristo dito sa mga Pariseo. Kung mapapansin natin sa lahat ng mga nakaraang pag-aaral natin yung mga pinagagaling ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang po yung physical, yung kanyang pinagagaling. Sapagkat physical healing is temporal. No? Physical healing is temporary. Ang nais ng ating Panginoong Kristo ay yung spiritual healing. Yung mapagaling yung inside, not yung outside. Laging yun ang nais ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat yung physical healing is only temporal. But spiritual healing is eternal. So, binalikan niya muli po yung mga Pariseo. No? At sabi niya sa verse 3, then Jesus answered and spoke to the lawyer and the Pharisees saying, is it lawful to heal on the Sabbath or not? At hindi naman po sila nakahimik. Kapag sinabi nila na ang pagpapagaling sa araw ng Sabat ay permitted, then umaagal sila sa ating Panginoong Kristo at change sila ng kanilang mga kasamahan, no, na nilalabot nila yung kanilang mga tradisyon o commands. At kapag sinabi naman nila na bawal ang magpagaling doon sa araw ng Sabat, then sasabihin naman ng mga tao, they don't care doon sa mama na may karamdaman. Katunayan, nandun yung tao may sakit, no? Na nangangailangan ng kagalingan. So hindi sila makahimik. If they said that healing is permitted, they concede his point that they raised problem about their tradition, which had added to the law of Moses. If they said that healing is not permitted, they came across as uncaring. If they had invited this man to be there, it cast question on their motives for them to say no healing is not permitted. So they kept silence. Nahimik na lang po sila. The commandments of God are enough, and we should never make the tradition of men, even good traditions, equal
to the commandments of God. Kahit na daw good yung tradition ay hindi may kukumpara sa mga commandments. Our Lord asserts the lawfulness of doing deeds of mercy on the Sabbath day. At the qualification which our Lord here puts on the requirements of the four commandments is evidently based on the scripture. Hindi lamang sa scripture, but also reasoning and common sense. No, the Sabbath was made for man, for his benefit, and not his harm, for his advantage, and not for his disadvantage. Interpreting God's law about the Sabbath was never meant na makapipigil daw ito, makakahad lang, para gumawa tayo ng charity, ng kindness, o ganapin yung opunan, yung pangailangan ng tao. Our Lord shows that deeds of necessity and mercy do not break the observance of the Sabbath. Nagaya po ng paratang nito mga Pariseo. At pagkatapos, no, sila ay nanahimik at pinagaling niya yung may sakit at pinayaman. They become silent. They weren't even whispering in one another's ear or grumbling, which was something new for them. No? Bawat Sabat na kinukumpront sila ng ating Panginoong Kristo ay nag-uusap-usap sila o kung ano yung na maggagawin nila upang maaksahan ng ating Panginoong Kristo. At this time, sila po ay silent. Nanahimik po sila. At bakit? Because pinakita ito yung in-expose ng ating Panginoong Kristo yung mga puso itong mga Pariseo. Dalawang bagay po yung makikita natin rito. Yung heart ng ating Panginoong Kristo, yung heart ng mga Pariseo, at pinakikita rin kung ano yung ating mga puso dating sa paggawa ng paggawa ng mabuti sa mga nangangailangan. Dito ay makasiyaw nakita na wala po silang care doon sa mga tao. Mas nagkikare pa doon sila sa mga animal. Kaya dalawang insidente na an example ng ating Panginoon Kristo yung mga animal. Kinikare nila yung mga animal bagkos itong mga tao ay ganyan din kumakaya. But kabaligtaran po ang ating Panginoon Kristo. Kung siya ay kinikare niya yung mga animal, mas kinikare niya yung tao pagkat siya sila ay likha na kawangis ng Diyos. The man did not take hold of Jesus. Kung makikita po natin, ang ating Panginoong Kristo ang humawak sa kanya. Lagi ang Diyos yung may initiative. Hindi yung tao. Ang tao tumatakbo, ang Diyos ay humahabo. Sabi nga, nung isang niligtas, no? Wala daw siyang participation sa kanyang kaligtasan. Nasubugotin nung isang niligtas. Sabi niya, meron akong participation. Ano yung participation mo? Ako yung tumatakbo ng tumatakbo. At ako, ang Diyos, ang humahabo sa ako. So the man did not take hold of Jesus, but Jesus, in his great compassion, took hold of the miserably ill man. Wala daw pag-aalinlangan na itong taong ito ay unclean, but this did not prevent the compassion of our Lord
to touch him. Kaya din po yung isang napag-aralan natin noong nakaraan, siya ay may mga ketong. At unclean. Pag dumating yung mga, pag siya ay sa gitna ng mga tao, at nga nung nag-discuss tayo, lahat ng tao magpupulasan. Kasi unclean, no? But yung ating Panginoon Kristo ay hindi umalis at hinawakan, pinagaling. Ganun po yung ating Panginoon Kristo sa atin. Pag yung mga tao ay paparating na yung isang makasalanan, no? Pinag-uusapan, nagparating na siya, ay umaalis yung mga tao. At ating Panginoon Kristo ay inaabot na tayo. Even tayo ay makasalanan. Hindi ka dapat sa kanya sa ating kanyang. Tayo ay inawakan ng ating Panginoon Kristo upang tayo ay malinis at gumaling sa ating mga kasalanan. At sa ating tayo ay gumaling sa ating mga kasalanan. Nahawakan na po ba tayo ng ating Panginoon Kristo? Pinawakan na po ba tayo? O pinalaw ba natin na hawakan niya tayo? O matakbo pa rin hanggang ngayon? So, salamat sa Panginoon. At tayo ay kanyang hinito, tayo ay kanyang ginawa. At tayo ay dumaling sa ating kamasalanan. Has Jesus taken hold of you, ating mga kapatid? We are more ill than we realize if we are unseen, and we will be forever miserable if we never come to saving faith. Let Jesus take hold of us today, of you today, kung wala ka pang tamang relasyon sa ating Panginoon Kristo. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be healed and you will be saved. Sabi po ng Satan ng Lord. Jesus could say, could tell, no? Pwede daw po niyang sabihin doon sa may sakit. Mamaya ka nang bumalik pagkatapos ng Sabat. Kasi hindi ko mapapagaling. But hindi po ganun ang ginawa niya. No? Inagaling niya ang ginawa niya. So kung tayo po ngayon ay lalapit sa ating Panginoon Kristo at humingi ng kagalingan sa Kanya, kaligtasan sa Kanya, tayo po ay, sabi niya, ay hindi niya tayo itatagal. Amen. Bagkos tayo ay kanyang ipuin at pagagalingin. Amen. At niligtas ng ating Panginoon Kristo. Ito mo. Kung ito ang ginawa lang ng ating Panginoon Kristo doon sa isang may sakit na mamaya ka na umalik o bukas, hindi sana siya umalik. At na-avoid pa yung confrontation ng ating Panginoon Kristo sa mga parasis. But he did not do that. He cured the man and confronted his critics. So ngayon po ay inahanayaan ka ng Panginoon. Kung ikaw ay wala pang tamang relasyon sa Kanya, kung ikaw ay may karamdaman sa hindi ng kasalanan sa iyo, ay bibihan, then come to Jesus upang siya, ikaw ay umalik. Muli, nag-focus yung ating Panginoon sa Kristo dito sa mga pariseong may sakit who have all illness worse than dropsy. Mas malala pa yung kanilang mga karamdaman kaysa dun sa kagaya ng namamaga sa tao na kanyang pinagawa. Instead of providing evidence against Jesus, ito mga Pariseo, the man provided evidence against the Pharisees na yung healing power ng ating Panginoon Kristo ay tumali po sa taong ito. Yes. The Sabbath was made for man, for his benefit, not for his injury, for his advantage, not for his hurt. So at that instant, kumaling po yung tao at inayawan ang dam ng ating Panginoon Kristo. Then, makikita po natin dito, pagkatapos na pinagaling ng ating Panginoon Kristo yung
yung may karamdaman. So, nasa isip nila, ayun, nabitag na natin, nabihag na natin. But bago pa sila ng salita, ay nagsalita na ulit yung ating Panginoon Kristo. Sa verse 5, ang sabi po niya, which one of you will have a son or an ox fall into the well and will not immediately pull him out of the Sabbath day? So, hindi pa po sila nakaporma ay binalikan naman sila ng ating Panginoon Kristo. Before he could even open their mouth, no, and utter an accusation, ay tinanong sila ng ating Panginoon Kristo. Notice that the praise which once of, no, yung pong praise na ginagawa ng ating Panginoon Kristo ay hindi lamang po sa mga Pariseo dinirect ng ating Panginoon Kristo, bagkus sa lahat ng mga nakikinig sa Kanya. At yung pong question na ito, no, itong mga Pariseo, ay siyempre naman, iahaw nila sa hukay yung kanilang mga ox, hindi kaya yung son, you know? Sa ibang salin, us and ox, you know? Siyempre yung sons, they will pull in the pit because of their love yung po sa kanilang mga anak. No? Sa kanilang mga as, no? No? They will pull. No? Diba sila ay nagagalit nila to produce mga financial gusto nila. No? So, ayaw nilang mawala itong mga as. So the Lord uses the illustration of an ox or ass or the sun. No? Yung sa chapter 13, he spoke about feeding his animals on the Sabbath day. At dito po yung sapit naman yung ginamit ng ating Panginoong Kristo. The Lord is trying to expose yung pong mga inconsistent na pagtuturo itong mga Pariseo patungkol doon sa Sabbath day. But ang ating Panginoong Kristo ay hindi niya nilalabag yung command patungkol sa Sabbath day, bagkus ang kanyang inaayawan doon ay yung mga itinagda nito ang mga Pariseo doon sa command patungkol doon sa Sabbath day. Notice while there was a Mosaic command not to work, there is not a stipulation not to show mercy and perform an emergency rescue if needed kapag Sabbath. That sa madaling salita daw, no, the day of rest, no, ay niro maging at lang upang tayo ay gumawa ng mabuti o upang tayo ay mag-rescue. So kung titingnan natin, sino ang nag-honor ng Sabbath? Yung bang mga Pariseo o ang ating Panginoon sa Kristo? Sino ang gumaganap ng command tungkol sa Sabbath? Ang ating Panginoon sa Kristo ba o itong mga Pariseo? At makikita natin doon na ang ating Panginoon sa Kristo, siya ang gumaganap. He is the one who is honoring the Sabbath, the Sabbath day. Yung pang Sabbath sa tuwa kanina, binigay to sa mga redeem na people of God. Ito ay naging blessing po sa kanila. At kung ito ay naging blessing po sa kanila, ano po yung ina-expect na gawin nila? O kapag ito ay naging blessing sa atin, ano naman ang ina-expect sa atin? Na tayo din naman ay maging blessing sa iba. Amen. Therefore, na
si Abraham ay kinuha doon sa paganist sim na Ur, no, at ginawa siyang father of faith, no, siya ay naging pagpala ng lahat ng mga palataya. Siya ay naging blessing. Tayo din naman, no, tayo ay pinagpala ng Panginoon at naging blessing din naman tayo sa iba. At makikita rin natin dito, no, na ang ating Panginoong Kristo at may meron na itong bagay siyang ginawa sa pag-araw ng Sabbath. First, he worshiped. Jesus worshiped on the Sabbath day and he gives us an example doon po sa kanyang ginawa, no, sa araw ng pamamahingan. So, mapag-aaral natin nung nakaraan, no, laging nasa sinagoga yung ating Panginoong Kristo. Noong pagkapag-araw ng Sabbath, worship, honor the Lord, and praise God, at nandito po tayo. Worship the Lord, honor the Lord, salamatan ng Panginoon sa mga ginawa niya, ginagawa sa ating mga buhay. In second, makikita rin natin dito that Jesus showed mercy to others on Sabbath. Siya po ay nagpapagaling. Even ito ay sa mga Pariseo ay labag doon sa kanilang mga kautusan, but dinemonstrate at pinakita sa atin ng ating Panginoon yung kanyang huwag, yung kanyang mercy. No? Even ito ay tataliwas din sa mga paniniwala ng mga Pariseo. He showed mercy on the Sabbath day. The third, Jesus gave permission to his disciples to do deeds of necessity on the Sabbath day. Punta po natin dito that the Lord Jesus worshiped on the Sabbath day, Jesus showed mercy on the Sabbath day, and Jesus allowed for deeds of necessity on the Sabbath day. Ganun po daw yung true observance of the Sabbath day. Kagaya ng pinakita ng ating Panginoong Kristo sa atin. Siya po yung ating naging halimbawa at kung paano niya ginawa ito, kung paano niya dinemonstrate ito, ay ganun din naman tayo na kakasunod ng ating Panginoon Kristo. True observance of the Sabbath day is to show mercy, worship the Lord, and to do this necessity on the Sabbath day. Pray po ang Panginoon ay nag-mensahe sa atin sa mga pagkakas. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, kayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo po aming mga. Pagkat muli pinakita mo sa amin, O Diyos, kung ano yung dapat namin gawin. At only on the Sabbath day, of course, Lord, sa araw-araw po ng aming mga buhay. Kilala namin ang aming mga sarili kung sino kami noon sa gitna ng mga taong wala pong tamang kasyon sa inyo. Makita sa aming mga buhay, O Diyos, patunay na kami ay iyong mga naligtas. Kami ay iyong mga binago at binabago sa araw-araw. Lord, we pray na yung aming mga buhay ay maging buhay na testimony ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa amin upang mag-glorify ang iyong mga pangalan Panginoon sa amin. Lord, salamat Panginoon sapagkat inaabot mo ang bawat isa sa amin. Kung may mga Islamin na narito sa kalagitnaan ito na wala pang tamang relasyon sa iyong Panginoon. Mangusap ka sa pamagitan ng iyong mga salita. Mangusap ka, O Diyos, sa pamunan ng mga Espiritu. Lord, touch them, Panginoon. Upang sila ay gumaling kagaya ng nagaling mo dito sa mensahe ng aming narinito, Panginoon. Lord, kung inusin mo yung bawat isa sa amin, kung kami, O Diyos,
tayo hindi nagiging magandang ehemplo sa mga taong nakapaligid sa amin at patuloy, O God, na samahan po kami, pangunahan po kami. Enable us, Lord, to live a life pleasing to you, Panginoon. Glorify ang iyong pangalan. Glorify ang pangalan mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. O God, pinakita mo sa amin, O God, kung paano ay buhay sa gitna. This hostel, the world, Panginoon, sa gitna ng mga unbelievers, Panginoon. Paano kami, yung aming mga pananalita, O God, ay puno ng grasya, Panginoon, and season of peace, at son of God. At yung aming mga gawa, Panginoon, ay tunay na makita nila, Panginoon, na kami nga ay iyong niligtas. Kami nga ay iyong mga anak. Lord, maraming maraming salamat po. At tuloy, O Diyos, na mag-usap ka sa bawat sa amin. At ang Espiritu, Panginoon, na mag-minister, God, at yung masap ka sa buhay ng bawat sa amin. God, patuloy ka ang nabalhati, O God, as we need to know that, Panginoon, na blessing to you. Lord, maraming maraming salamat sa aming mga kapatid na nandito. Tuloy, O Diyos, na inaalala ka nila, Panginoon, ang araw ng Sabat, ay araw na honor sa iyo, worship sa iyo, araw na itinalaga mo upang kami, Panginoon, na isang-sama sa ating Panginoon. At asa mo, Lord, we praise you. And thank you, O God, for all these things. For ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Benediction. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the glory the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power and authority, now and forever. Amen. Amen. Amen.